Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo." Ang salita ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin o gunugunita natin ang ating mahal na ina bilang Birhen ng Guadalupe, no? Patrona ng Pilipinas, no? At alam niyo po sa imahe ng Birhen ng Guadalupe, siya po yung may larawan ng isang birhen na nagdadalang tao, no? Kumbaga, wala na, bibihira ho tayo makakita ng mga imahe ng ating mahal na ina na nagdadalang tao o ng buntis, no? Paano ho ba nasabi 'yon? No? Dahil sabi nila, dun sa damit ng ating mahal na ina, meron siyang parang girdle o meron siyang tali dun sa kanyang tiyan. Tanda na ang isang babae ay nagdadalang tao, no? At yan yung kultura na ipinapakita dun sa imahe ng ating mahal na ina. Dun sa kung saan pinagpakitaan si Juan Diego, no? Doon na larawan yung itsura ng ating mahal na ina, no? At ngayon maganda rin hong pagnilayan natin yung ating ebanghelyo, no? Kung saan dinalaw ng ating mahal na ina si Santa Elizabeth, no? At yung pagkakita nila, yung unang reaksyon kaagad ni Santa Elizabeth ay kagalakan, no? Natuwa talaga. Natuwa siya dahil nakita niya si Maria na daladala sa kanyang sinapupunan yung ating Panginoon. Alam niyo po sa karanasan natin sa buhay, no? Kapag ang mag-asawa, no, nabalitaan natin na nagdadalang tao yung babae, kinatutuwa natin, no? Una sasabihin natin, "Uy, congratulations, no?" O di kaya, kunwari, sa isang pamilya, kunwari, may bagong kasal, no, malaman nila na, buntis na yung babae, ay, natutuwa din tayo. May bagong miyembro ng pamilya, no? Ganun yung naranasan ko nung nagdalang tao yung aking kapatid, no? At ipinanganak yung aking mga pamangkin, no? May bagong miyembro ng pamilya, may mga bata, no? Pero, kapag ang isang babae, nagdalang tao, nang wala sa panahon, o kaya isang dalaga, minsan iba iisipin ng ibang tao, ano ba nangyari, no?
baka iisipin pa nila, oh, baka disgrasyada yung babae, disgrasyada yung dalaga, no? Nabuntis nang wala sa panahon. Nabuntis nang hindi inaasahan, no? Kaya minsan ikinatutuwa, minsan yung pagdadalang tao, hindi nila nakikita yung kagalakan. Kumbaga, dahil mali sa panahon, hindi tamang panahon, ay nagiging pabigat, no? Pero sabi nila, sa oras na mailuwal yung sanggol, nag-iiba ang timpla, nag-iiba ang liwanag, nag-iiba yung galak na nadadala nung bagong ipinanganak. No? At ganun din yung daladala din sa atin ni Jesus. No? Nung dumating ng ating mahal na ina upang dalawin si Santa Elizabeth, hindi lang niya basta daladala yung kanyang sarili. Daladala niya rin si Jesus sa kanyang sinapupunan. At yun yung nakita ni Santa Elizabeth. No? Sabi niya, sino ako para dalawin ako ng ina ng aking Panginoon? Ibig sabihin, hindi lamang si Maria yung dumadalo sa kanya, kundi dalawa sila. At sana ito rin yung makita natin at maging hamon din para sa atin. No? Paano ba tayo nagiging mukha ng kagalakan para sa iba? Minsan ba naaalala natin na sa bawat pagpunta natin, sa bawat lugar na pupuntahan natin, sa bawat tao na makakasalamuha natin, naaalala ba nating dalhin si Jesus? Naaalala ba nating magdala ng mukha ng kagalakan? Kasi minsan, pag dala-dala natin sa sarili, nakasimangot ka agad, problema lahat ng dala natin, no? Nakakalimutan natin na ang unang-unang dala ng ating Panginoon ay kagalakan. At kapag tayo nagagalak, ibig sabihin, nakikita natin yung grasya na patuloy na ibinibigay sa atin. Kapag hindi natin nakikita yung mga biyaya, yung grasya na iyon, sigurado ako, hindi tayo magagalak. Hindi tayo matutuwa. Makita lang natin lahat pabigat, lahat problema, lahat hindi natin, o kumbaga, karga-karga natin, yung opasan-pasan natin, yung problema ng ibang tao. Kapag natutuwa at pag marunong tayong magalak, kapag marunong tayong matuwa, ibig sabihin, nadadala natin si Jesus sa bawat pupuntahan natin. Kapag marunong tayong magalak, kapag marunong tayong matuwa, ibig sabihin, nakikita rin natin yung presensya ni Jesus sa ating paligid. Ito sana yung dalhin natin para sa araw na ito. Maging mukha ng kagalakan, maging mukha ng tuwa. At sa pagiging mukha ng kagalakan, pagiging mukha ng tuwa, dalhin natin si Jesus. Tanggapin natin si Jesus. Muli po, isang mabiyayang araw sa inyong lahat. Saw when he closed his eyes for the last time.